Patuloy pa rin ang pananalasa nitong bagyong Christine sa maraming lugar sa bansa dulot ng matinding pag-ulan. Inaasahan naman na magla-landfall itong bagyo ngayong gabi. Kumuha po tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Mr. Aljon Tamundong. Magandang gabi po, Sir Aljon. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Lumakas nga po ang bagyong si Christine at isa na nga ang ganap na severe tropical storm. Huling namataan si STS Christine sa layong 175 kilometers silangan ng Etiague Isabela. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin na abot ng 95 kilometers per hour at bugso ng hangin na abot ng 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, central portion of Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, central and southern portions of Ilocos Sur. Nakataas naman ang signal number 2 sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, Cagayan including Babuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon and Masbate, including Tikaw and Burias Islands. Nakataas din ang signal number 1 sa Aklan, Capiz, Antique, including Caloy Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Cebu, including Bantayan Islands and Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, and Southern Leyte. Nakataas din ang signal number 1 sa Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao, Bucas, Grande Group. Dahil po dyan, nabusuan po natin ang ating mga kababayan na nasa mga nasabing lugar na mag-ingat at maganda sa mga pagbaha at pag-uho ng lupa na maaaring idulot ng bagyo. Para naman po sa mga kababayan natin magpapalaot, may nakataas po tayong kill warning sa seaboards ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ang mga maliit na sasakyang pangdagat na huwag muna magpalaot sa mga nasabing lugar kung saan nakataas ang gale warning. Si Christina inaasahang mag-landfall sa Isabela mamayang gabi o bukas ng umaga at inaasahan ding lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Yan po ang latest weather mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Mr. Aljon Tamundong.